Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general money reading para sa mga Sagittarius. This is for the month of April 2021. Take what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat ng Sagittarius. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko lahat ng subscription. Salamat sa mga nagla-likes, comments, and shares. And also, meron pa tayong other channel, Madam PTV. May mga Sagittarius reading din po tayo dyan, love reading at saka comedy, funny style kind of reading ginagawa natin dyan. So feel free to check it out. And we do have Virgo Philippines channel. If you're dealing with a Virgo, check nyo na rin po yon. Okay, so start na natin ang reading mo. So we do have here The Magician and Six of Swords. Wow, Major Arcana, The Magician and Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. So maaaring ngayon you are trying to move on. So maaaring currently yung mga bagay na toxic, yung mga bagay na hindi na nagiging okay para sa iyo, tinatanggal mo na yon, nagmo-move on ka na, positive thinking, and dahil sa ginagawa mo na na-attract mo yung swerte sa'yo, yung positivity, lahat ng yan. And, you know, the magician is someone na namamanifest yung mga bagay na gusto niya because of what you are doing. And that is puro, kumbaga, swerte or goals, okay? Possible na goals na gusto mong ma-achieve ang na-attract mo dito. And with the Hierophant, the Wheel, the Lovers, para sa iyong recent past, all of that cards na lumabas sa top row, which is your recent past, are all major arcanas. Ang nag-big shift, oh, yung iba sa inyo nagkaroon ng completion, yung mga bagay na, you know, very happy ang energy mo dito sa recent past mo. Possible may marriage, new relationship, some kind of some changes or naging mas kompleto ka as a person. And yeah, with the Hierophant, nakakakita tayo dito ng tradition. So maaaring dito sa recent past mo nagkaroon ng mga okasyon, okay, and nakapagpabago ng buhay mo itong okasyon na to. For some of you, pwedeng yun nga, may kinalaman sa marriage, or kung hindi man, naging complete ka as a person, okay? So napakaganda ng pinagdaanan mo. And with the Six of Wands, Ace of Wands, Eight of Swords, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius energy, meron lang tayong hindi magandang energy dito, no? Kasi maaaring yung mga dating nakagawian mo, medyo nagbago ngayon, medyo nagkakaroon ka ng new beginning with the Ace of Wands. So possible na, lalo na doon sa mga newlyweds, okay, bago ito para sa iyo. Tapos ngayon, currently, feeling mo nakakulong ka, nahihirapan ka, pwedeng may kinalaman yan because of this pandemic. So, nahihirapan kang kumilos, gusto mong umalis, pero as much as possible, alam mo namang makakasama. So, parang tinitikom mo na lang yung mata mo, yung tenga mo, and kumbaga wala na lang, kung ano na lang, doon ka na lang. So, pwedeng nasa area ka na medyo mahirap talaga, okay? Mahirap talaga lumabas or basta-basta na lang umalis. Or ikaw ito sa sarili mo na talagang mas nangingibabaw sa'yo yung pag-iingat, no? Lalo na with the Six of Wands na talagang binablock mo yung sarili mo sa labas. Parang binoboard mo yung door. Parang hindi mo talaga pinaaalis ang sarili mo, okay? Or yung iba sa inyo, hindi mo man ito kagustuhan pero talagang na-stuck ka dyan, okay? So, with the Seven of Wands, Six of Pentacles, Four of Wands, dun sa iba na naghahangad na magkaroon ng baby, high possibility ngayong April 2021, no? Kaya lang, with the Six of Pentacles, kailangan nyo magtulungan. Hindi lang ikaw, pati yung person mo, kailangan maging magtulungan dito. Kailangan maging mas open kayo sa isa't isa. Ito, hindi lang ito pagdating sa pagkakaroon ng pamilya or sa baby na pinag-uusapan natin dito, or relationship. Yung iba sa inyo, wala pa naman dun sa point na yon. Pwedeng relationship lang. Kailangan nyo maging balance by talking to each other. Kailangan mong maging mas open kasi possible na hindi ka nagiging open ngayon. Sa finances mo, ganun din, no? Napakaganda ng sinasabi, pero kailangan mo rin naman ng
pakikipagtulungan. Kasi hindi mag-work yung isang nakakakita tayo dito ng business partnership, ganyan, or sa work, or sa trabaho, na may kinalaman sa pakikipagtulungan, pakikipag-teamwork sa iba. Hindi mo magagawa yon kung hindi ka tutulungan ng ibang tao or walang pakikipagtulungan sa inyo. Kumbaga yung iba sa inyo kasi pwedeng inaako mo lahat yung responsibilidad, which is wrong, no? Kasi hindi, oo, ang gusto mo, hangarin mo mapabilis makatulong. Pero hindi mo nauunawaan na sa halip na makatulong ka, mas tinutulungan mo pa yung taong maging tamad or maging palaasa, which is hindi maganda, di ba? And kasi, bakit? Pwede siyang masanay eh. So, if this is a business that you are running, tapos may partnership dito, tapos ikaw lang ang work ng work, eh, hanggang kailan? Diba? Maaaring ngayon, aakuin mo, pero baka dumating yung time na mapagod ka dito. And with the Seven of Wands, Aries, Leo, Sag energy, sa near future mo, no? Nakakakita tayo dito na talagang may mga tao na hindi mo papahintulutan na makapasok sa life mo. So, possible relatives, nakakita tayo na hindi kasi malayo sa iyo itong mga taong to eh. Pero, pwedeng friends mo lang. Pero, hindi mo sila hahayaan na manghimasok. Alam mo yon, yung maaaring may mga issues ka na pagdaanan. Pero kung halimbawa ay pamilya, pamilya lang. Hindi nakasama yung iba pang tao dito. So, pwede mo karoon ng mga issues. Pero hindi naman ganun, no? Hindi ganun kalaki. Lalo na naaalam mo kung paano mo ihahandle eh. Alam mo kung paano ibablock yung sarili mo dun sa mga taong hindi naman makakatulong sa'yo. Napakaganda nun kasi alam mo kung paano ihandle yung sitwasyon. Okay? And I feel like with the justice, yes, marriage here, partnership, contract, lahat ng yan, napakaganda na sinasabi sa'yo, especially na hindi ko na kinakailangan magbigay ng advice, kasi nakikita ko na kayang-kaya mong i-handle ang sarili mo, kung ano man yung dumating sa iyong problema ngayong April 2021, which is, wala lang, hindi masyadong malaki, and dumating man yun saglit lang sa'yo kasi para sa'yo, move on agad. Toxic, mamaya ka na, tapos ka na agad para sa'kin. So, yun yung, ganun mo i-handle yung problema. Yung kumbaga saglit lang, hindi matatapos ang dalawang araw, tatlong araw, pwedeng within the day, tapos mo na agad kung ano man yung problema ngayon. So, kung ano man yun, napakaliit lang. Okay? And, yeah, a lot of changes na nakikita natin dito. Pero, okay lang yan. Napakaganda kasi ng mga nangyayari. Okay? At mangyayari pa lang. And, yeah, that's it for now, Sag. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Doon sa mga naghahangad ng baby, high chance of pregnancy, ha? So, yan. Pero maging open ka sa partner mo. Kung ano yung problema, kung ano yung gusto mo, ano yung... Be more open. Especially doon sa mga nagtatanong... especially doon sa mga gustong-gusto talaga, be more open. Sabihin mo kung... You know, kung gusto mo mag-try ng iba't ibang routine. Not routine. I mean, experiences pagdating sa sexual or experiences, be more open. Yun lang. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all again, and bye-bye.